Sa layong matugunan ang usapin ng Pilipinas hinggil sa extrajudicial killings, kumpiyansa ang Justice Department na malaki ang maitutulong ng pagbibigay kasanayan sa mga forensic pathologists sa bansa upang masolusyunan ang suliranin sa EJK. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ang maresolba ang usapin hinggil sa extrajudicial killings. Isa ito sa inirekomenda sa Pilipinas ng karamihan ng mga bansa sa isinagawang United Nations Human Rights Council Periodic Review sa Geneva, Switzerland. Kaya naman, ayon sa Department of Justice, naniniwala sila na makakatulong ang pag-iimbita ng isang forensic pathologist na magsasanay ng forensic pathology sa bansa para mas mabilis na maresolba ang problema ng Pilipinas sa EJK. There are two special rapporteurs coming over soon. Announced na yung pagdating nila. One is on the sale of children and another is on another issue on human rights. But we invited the third one. Tayo na mismo nag-imbita na third one on EJ case. Giit pa ni Remulia, makakatulong din ang pagpaparami ng forensic pathologist sa Pilipinas, lalo na para sa mga panahon ng sakuna, para alamin ang pagkakakilanlan ng mga bangkay at malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Umabot naman ang 279 ng kabuo ang bilang ng rekomendasyon na natanggap ng Pilipinas mula sa iba't ibang bansa sa UNHRC. Ayon sa DOJ, 200 dito ang tinanggap ng Pilipinas, habang 79 naman ang na-defer o na-reject, tulad ng same-sex marriage, SOGI, abortion at divorce bill. Well, this legislation is there every Congress. Meron na file niya. It's a matter of policy that whether we will accept it or not. And I think that we know as a country that we are not ready for that. That's the only thing that's sabi natin culturally, our values may conflict with many of the values that they want to impose upon us. Sa kabuuan, naging maganda ang impresyon ng Pilipinas sa mga bansa na dumalo sa 41st Periodic Review. Kumpiyansa si Justice Secretary Remulia na ipakita na bukas ang Pilipinas sa mga rekomendasyon para sa karapatang pantao ng bawat Pilipino. Luisa Erispe, para sa Bayan.